السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله سبحانه وتعالى mga kapatid ay sa maikling oras na ito, pag-uusapan po natin ang su'ul khatima at ang mga halimbawa po ng su'ul khatima. Ang ibig sabihin ng su'ul khatima, ito yung masamang pangwakas. Ano po? Masamang pangwakas o yung masamang kamatayan. Ano ba ang pananaw ng Islam tungkol dito at mga halimbawa nito at mga dahilan kung bakit namamatay ang tao sa masamang pangwakas. Ang masamang pagkamatay, mga kapatid sa Islam, ito yung mamamatay ang isang tao na siya ay malayo sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinapabayaan niya ang mga inobligasyon sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi niya sinusunod ang kautusan ng kanyang Panginoon. Ang halimbawa nito, yung mga taong hindi nagsasala. Tayib, yung mga taong hindi nagsasala. Yung mga taong ipinagpapaliban yung sala. Nagsasala nga, pero laging late. Sinasadya niyang late yung sala. At kapag dumating yung buwan ng Ramadan, nagpa-fasting pero hindi nagsasala. Alam niyo po yun? Kasi may mga ganyan, nagpa-fasting pero hindi nagsasala. At may mga tao naman na nag-hajj, pumupunta sa Makkah para mag-hajj, ngunit ang kanilang intensyon ay para matawag na haji, samantalang wala namang haji sa Islam, o di kaya ang kanilang layunin para makilala sa kanilang lugar, nang sa ganun tumaas yung tingin sa kanya ng mga tao. Sa makatawid, nag-hajj siya bilang pakitang tao, o di kaya nakapag-hajj nga pero hindi naman nagsasala. Ito yung mga tao na iyadan billah ang kanilang kahantungan yung masamang pangwakas. Tayib. At kabila na rin dito, mga kapatid, yung mga tao na gumagawa ng tuloy-tuloy na kasalanan at mga lihim na kasalanan. Alam niyo po yun, yung mga lihim na kasalanan. Una, banggitin natin ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal na Quran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, pinapatibay at pinapatatag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga nagsisampalataya sa kanya. Yung mga taong sumasampalataya sa kanya, pinapatibay sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saan? Bil qawli thabit. Yung thabit, yung qawli thabit, ito yung matibay na salita, matatag na salita. Yung pagsabi ng la ilaha illallah kapag siya'y naghihingalo. At yung mga itatanong sa kanya kapag siya'y nasa libingan na. Fil hayati dunya wa fil akhirah, sabi ni Allah, kapag dito sa mundo, kaya niyang bigkasin ang la ilaha illallah. Alam niyo, mga kapatid, para sa atin, ako, ikaw na nanonood ngayon, kaya mong bigkasin yung la ilaha illallah. Bigkasin mo, la ilaha illallah. Hindi ba magaan lamang yan? Magaan. At kaya bigkasin ang ating mga dila. Ngunit kapag ang tao ay nag-aagaw hininga na, tandaan po natin ito, kapag ang tao ay nag-aagaw buhay na at masama ang kanyang intensyon, makasalanan na tao at hindi siya nagbalik loob kay Allah, kumbaga napakadumi ng puso niya, napakadumi ng kanyang pagkatao sa paggawa ng kasalanan, marami siyang lihim na kasalanan, mahirapan siyang bigkasin ang la ilaha illallah. Parang magaan sa dila, pero kapag nag-aagaw buhay na, hindi niya kayang bigkasin yung la ilaha illallah. Bakit? Dahil sa kanyang mga kasalanan, dahil sa kanyang mga pagsuway, dahil sa kanyang mga shirk na ginagawa, sa mga bid'a na ginagawa, sa mga maling paniniwala. Kaya hindi niya mabigkas yung la ilaha illallah. Napakabigat sa kanyang dila ang pagsabi ng la ilaha illallah. Sapagkat mayroong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ika, akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ang kanyang maging huling salita ang la ilaha illallah. Walang ibang Diyos liban kay Allah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Ito yung kanyang maging huling masasabi, ano? Sino man ang kanyang sino man tao ang huling magbigkas niya, ang huling masabi niya dito sa mundo, ang la ilaha illallah, dakhala al-jannah, siya ay makakapasok ng paraiso. Kaya mga kapatid, ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na yuthabbitu Allahu alladhina amanu, papatibay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sila na mga nagsisampalataya kay Allah bil qawli thabit, ng matuwid na salita, fil hayati dunya, dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ito yung unang baitang ng kabilang buhay, yung buhay sa libingan. Wa yudillu Allahu adh-dhalimin, at yung mga taong niligaw nila ang kanilang sarili,
sila ay nasa kaligawan, sa kapaitulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Papaano papatibayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalatayang isa sa atin? Papaano tayo tutulungan ni Allah na mabigkas ang la ilaha illallah kung hindi tayo sumusunod sa Kanya at kung punong-puno tayo ng mga kasalanan? Kaya mga kapatid sa Islam, iwasan po natin yung mga pagsuway kay Allah, yung paggawa ng mga kasalanan, at itayo po natin ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala na Kanyang inubliga para sa atin, at layuan ang mga ipinagbabawal, lalong-lalo yung mga shirk at mga bid'a. Kamakailan lamang, nakaraang linggo, nagdaan ang sari-saring shirk. Ito yung pag-aakusa na ang Diyos daw ay nanganak. Ano po? Waqalu takadur rahman walada. Waqalu takadur rahman walada. Sinabi ng mga Kristiyano, si Allah ay nagkaroon ng anak. Laqad ji'tum shay'an idda. Takadu samawati tatafattar. Ang kalangitan, halos ito ay magkabiyak-biyak dahil sa inyong pagkakaukusa, dahil sa inyong pag-aakusa na si Allah ay nagkaanak. Kaya mga kapatid, nagkaroon ng mga shirk nakaraan, maraming pagsuway, tapos mayroon pang New Year, mga bid'a, tatalon-talon, yung mga prutas o ano pa man yan, yung pagtatanggal daw ng malas, napakaraming shirk na kung saan ito ay kung saan maraming Muslim ang nakihalubilo sa mga pagdiriwang na ito. Mga kapatid, meron tayong mga halimbawa po rito na sinabi ni Ibn al-Qayyim sa kanyang kitab na Al-Kafi na mayroong isang tao na sinabi sa kanya at siya ay nag-aagaw buhay. Sabihin mo, la ilaha illallah. Ito ay sinabi ni Ibn al-Qayyim sa kanyang libro na Al-Jawab Al-Kafi. Sabihin mo, la ilaha illallah, sinabi sa kanya ng mga tao. Wama yugni anni, wama arif anni salaytu salatan, walam yakulha. Subhanallah, dahil sa kasalanan na kanyang ginagawa, ito po yung sinagot niya. Ito yung sinagot niya. Wama yugni anni. Kumbaga, ano yung pakinabang sa akin ng la ilaha illallah? Ano yung pakinabang sa akin ng la ilaha illallah? Isipin niyo mga kapatid, dahil sa kanyang kapabayaan, siya ay at mas kailangan niya nga yung la ilaha illallah eh. Kailangan niya itong mabigkas. Pero dahil sa kanyang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya nabigkas ito. Ito yung sabi niya, ma'arif ani salayt lillah. Hindi ko alam kung kailan ako nagsala. Pero dahil siya nagmataas na rin eh. Dahil sa kanyang pagmamataas, sa kanyang kibir, na hindi nagsala daw. Siya mismo yung nagsabi, walam yakulha. Dahil sa kanyang sinabi na hindi ako nakapagsala, at ano yung pakinabang sa akin ng la ilaha illallah, namatay siya at hindi niya nasabi yung la ilaha illallah. Subhanallah. At ito rin nabanggit ni Hafidh, Al-Hafidh bin Rajab, rahimahullah, kaawaan siya ni Allah, sa kanyang kitab, Jami'ul Ulum wal-Hakum, na mayroong isang ulama, mayroong isang scholar, na si Sheikh Abdulaziz bin Abi Rawad, kal, hadartu rajulan indal maut. Mayroon akong pinuntahan na isang tao na nag-aagaw buhay. Ito yung sabi niya, yulakin la ilaha illallah. Siya ay sinasabihan ng la ilaha illallah. Yung nag-aagaw buhay na ito, ang sabi ni Sheikh Abdulaziz bin Abi Rawad, sabihin mo la ilaha illallah. Sinasabihan yung nag-aagaw buhay na yun ng la ilaha illallah. Magsabi ka ng la ilaha illallah. Walang Diyos nakarapat dapat sambahin maliban kay Allah. Tapos yung iba naman sinabi, sabihin mo la ilaha illallah. Kumbaga maraming nakapaligot, maraming nakapaligid na tao sa nag-aagaw buhay para tulungan siya na mabigkas ang la ilaha illallah, para paalalahanan siya na sabihin ang la ilaha illallah. Pero yung tao na ito mga kapatid, huwa kafir, siya ay nagtakwil ng kanyang pananampalataya. Wamat ala dalik, sabi niya, hindi ako Muslim, kafir ako. Samantalang Muslim naman siya, nagsasabi siya ng Muslim na siya ay nasa mundo, ngunit dahil sa hindi siya nagsasala, hindi siya gumagawa ng kabutihan, siya ay sumusuway kay Allah, namatay siya at hindi niya nasabi ang la ilaha illallah. Wamata ala dhalik. Qal fasaltu anhu. Ngayon sabi ni Sheikh Abdulaziz, ano yung ginagawa ng tao na yun? Ano yung ginagawa ng tao na yun? Bakit hindi niya nabigkas ang la ilaha illallah? Samantalang maraming tao nakapaligid sa kanya. Ang bawat isa sinasabihan siya, sabihin mo la ilaha illallah. Kaliwat kanan, la ilaha illallah. Nung tinanong Sheikh Abdulaziz bin Abi Ruwad yung tao na yun, kung ano yung ginagawa niya, ang sabi ng mga tao, فَإِذَا هُوَ مُدْمِنْ خَمْرَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. Siya ay adik sa pag-inom ng alak. Adik siya sa pag-inom ng alak, kaya naging ganun. At sinabi ni Sheikh Abdulaziz, اتَّقُوا الذُّنُوبِ,
patakot, katakutan ninyo, layuan ninyo ang mga pagsuway, ang mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha hayyinul lati awqatu. Sapagkat yung mga kasalanan, yan yung naging dahilan kung bakit nahirapan yung tao na yun na bigkasin ang la ilaha illallah. At mayroon pang halimbawa rito, ang sabi ni Sheikh al-Imam al-Hafidh al-Zahabi, al-Zahabi, al-Hafidh al-Zahabi, kanyang sinabi na mayroong isang lalaki, hindi siya uminom ng alak, no? Hindi siya umainom ng alak, pero umiinom siya ng alak, kaya lang hindi siya adik. Umiinom siya, kaya lang hindi siya adik. Ngunit, lagi niyang sinasamahan yung mga umiinom ng alak. Lagi niyang sinasamahan yung mga umiinom ng alak. Yujalisu sharab al-khamar. Lagi niyang pinapakasamahan yung mga umiinom ng alak. Subhanallah. Ito yung kwento, mga kapatid. Falamma hadaratu al-wafa, ja'ahu insanin yulakinuhu shahada. Yung tao na ito, na ang lagi niyang sinasamahan, yung umiinom ng alak, tapos nung siya yung nag-aagaw buhay na, ang sabi rito ni Sheikh al-Dhahabi, sinasabi sa kanya yung shahada, la ilaha illallah. Pero tingnan niyo yung sagot sa kanya, mga kapatid, no? Yung lalaki na ito. Yung sagot sa kanya nung lalaki na ito, pahingi ako ng alak at uminom ka. Pahingi ako ng alak at uminom ka. Subhanallah. Imbis na ang sabihin, imbis sa sabihin niya, la ilaha illallah, para makapasok sa paraiso. Ngunit, sa ganitong sitwasyon, kaya pang sabihin na pahingi ng alak. Tapos, papainumin niya yung nagsasabi sa kanya na magsabi ng la ilaha illallah. At meron din sinabi si Imam al-Dhahabi, ito, si Imam al-Dhahabi, rahimahullah, sa kanyang libro na Al-Kabair, anna rajulan mimman kanu yal'abuna ash-shantran, ito, shatran, ihtadar. Ito, mga kapatid, yung naglalaro ng chess, yung addict sa naglalaro ng chess, ang sabi ni Imam al-Dhahabi. So, yung sabi kasi ng mga ulama tungkol dito, ito yung chess. Faqila lahu, qul la ilaha illallah. Sabihin mo, la ilaha illallah. Faqal, shahak, fil la'ab. Faqal, iwadu kalimat tawhid, shahak. Kumbaga, hindi niya nasabi yung la ilaha illallah. Hindi niya nasabi yung la ilaha illallah. Bakit? Dahil na-addict siya sa paglaro eh. Kahit oras ng sala, naglalaro siya. Pati yung mga dice na ginagamit, mga kapatid, kasi ito yung laro noong araw, yung dice, yung parang iniikot. At yung chess, ganun din. Kapag na-addict ang tao at mas nangibabaw sa kanyang gantong bagay kaysa sa pagsasala, tandaan po natin na magiging masama ang pagkamatay ng isang tao. Magiging masama ang pagkamatay ng isang tao. At nabanggit din ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, kanyang sinabi na may isang lalaki na yuhibbu al-agani. Ito, gustong-gusto niya yung pakikinig ng musika. Gustong-gusto niya yung pakikinig ng musika. Falamma hadaratul wafa, nung siya'y nag-aagaw buhay na, sabi sa kanya, la ilaha illallah. Sabihin mo, la ilaha illallah. Faja'ala yuhaddi bil ghina wa yakul tatana tantana hatta qada wa lam yuntiqa tawhid. Subhanallah. Nung sinabihan siya na sabihin mo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yung adik sa pakikinig ng musika, hindi niya nabigkas yung la ilaha illallah. Bagkus siya ay kumakanta. Kumakanta at kumakanta hanggat sa siya ay nadatnan ng kamatayan. At mga kapatid, marami pang mga kwento na kung saan naging masama ang kanilang pagkamatay dahil hindi sila sumusunod sa Quran, hindi sila sumusunod sa Sunna, at gayon din, nabuhay sila sa paggawa ng kasalanan. At nahatak sila ng pagsabi ng taswif. Yung ibig sabihin ng taswif, ito po yung sinasabi niya na bukas magtatawba ako, sa Ramadan magtatawba ako, sa Hajj magtatawba ako, magbabalik loob ako kay Allah, iiwan ko ni mga kasalanan, inshallah bukas. Last na to na kasalanan, last na to na pagsuway, ito na yung huling pagsuway ko. Hanggat sa nakuha siya ng taswif, tapos nadatnan siya ng kamatayan, na hindi niya iniiwan ang kanyang mga kasalanan, at marami siyang lihim na kasalanan na hindi siya nakapagbalik loob kay Allah. Marami siyang naloko, marami siyang naapi, marami siyang sala na naiwan. Kapag nagsasala siya, walang takot kay Allah. Kumbaga, nagsasala nga siya pero wala naman sa puso niya yung sala. Yung sala niya parang normal lamang, parang pakikigaya lamang, nakasanayan na lamang, hindi na pagsamba, na wala na yung haligi ng ibada. Ito yung pagmamahal kay Allah, at ito yung raja kay Allah subhanahu wa ta'ala, at
nawala na rin yung pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito, nandito na naman yung mga bata na makukulit. TikTok ka lang? La, maafti. What's your? Ada Facebook. Facebook? Ay, siya isa? Yeah, libre. Dito naman yung bata. At wait lang po mga kapatid, no? Tatalakayin pa natin yung asbab suul khatima, inshallah. Ito yung... Ay, Masad. Dito na si Masad. Yala. Paano mo ako nakita rito, Masad? Ha? Paano mo ako nakita rito? Yala, yala. Imshay. Papa, lock natin yung pinto. Alis na muna tayo. Lock natin yung pinto. Khalid, la. La, Khalid. La. La, mamno, Khalid. Shufina suna. Ishahidun ng ikra al-Quran, ikra, ikra al-Quran. Yalla, sura, ikra al-Quran. Wash ayah. Wash ayah. La, sura Rahman, Rahman. Shtri ant, ya Khalid. A'udhu bi Baqara. Suratul Naba. Yalla, ikra suratul Naba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ما شاء الله جعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها قابا لا يذوقون فيها بردا ولا ها نسيت خالد لا 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 أعد خالد لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها لا بردا ولا كذبا ولا شرابا كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كذابا فذوقوا فلن نزيد لكم إلا عذابا لا إن للمتقين مفازة إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يس Malapit na masal mo tapos. Kizab.
Pagtapos niya na lang. Jazam. 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 Rabbika ata an hisaba rabbis sama wa ti wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna min ukhi taba yawma yaqumu ar-ruhu wal ma la'ikatu saffan yatakallamuna illa man ahdina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalika al-yawmu al-haq faman sha'a attakhadha ila ربه فيه مآبا إنما إنا تمنذر من يخشاها كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Musad, ikaw na Musad. Bilis. Hada mo wujud na. Yakfi hada. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan. بحسبة تبيها كذا الشجر ها النجم والشجر يسجدان لا والنجم والشجر يسجدان النجم والنجم والشجر يسجدان أبو مساعد أيوة تبيها كذا هكذا هكذا ترد مايك ترد مايك يلا يلا تبيه مش تاخذ مايك يا مساعد تاخذ المايك وين بس واحده لا يلا خالد اقرا اقرا ما شاء الله يما بعتنا ايه gustong-gusto magbasa ng Quran مساعد مساعد basa ka naman ikaw خالد اقرا سوره الانشقاق إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض بلد بليتان أي مساعد بلد بليتان يلا يلا وألقت لا لا ليس هكذا كل واحد واحد أعطيك هذا لا لا عوف لا 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 وين سامنا لك يا مساعد الشيطان الرجيم بسم يا جنب تايو ريتو تايو حاسوبي هذا خالد لك هذا امسك امسك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرحمن علم القران خلق الانسان علم البيان بسم الله لا ليس كذا بس هنا ها؟ يلا إذا السماء أنا بابا أولا بابا إذا السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا مساعد إذا السماء انشقت أنت يا مساعد وأذنت لربها وحقت خالد وإذا الأرض مدت طيب غريتو مساعد بغيت غريتو مساعد ألقت ما فيها وتخلت مساعد طيب غريتو ulitin mo, ulitin mo. Ito na sa nupang dito niya, lagayin mo dapat. Huwag hawakan mo lang, ganyan, okay na yan. Bakit? Huwag malapit, ganyan lang, yan. Malakas yan, malakas yan. Marinig yan, bilis mo. Ikaw naman. Wadimit ni Rabbiha wa hukat wa ilal ardu budget wa alkat na
فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنما فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويلقي يا أهلي مسرورا إن وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان بي أهلي مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بين كفروا يكذبون والله من ورائهم والله أعلم بما يوعدون هكذا بس يلا فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم فلهم أجر لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج قال أولا والسماء ذات البروج واليوم الموعود شاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود أنت أذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون من قهرين قعود وما نقضوا منهم إلا يؤمنون بالله إلا بيؤمنون بالله لا مساعد ليس لا يؤمنون إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق عذاب الحريق أيوة مساعد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك بطش ربك لشديد ليس ديد 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 إنه هو يبدئ ويعيد ديد عيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بالله محيط بل هو قرآن مجيد في لحظة شكرا بارك الله فيك رحمن يلا جزاك الله خير انا خالد الان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء أنا وأنت والسماء إذا بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله توبة الله إياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها مع السلامة. أعطيني هذا المايك. عملنا خلاص ان شاء الله بو جزاكم الله خير جزاء سلاحك نقومت ان شاء الله سلمنا من طالب كما مساد دليلة سيبوك الله معي لا خالد لا خالد لا مساعد وقم قلت أعوذ بالله يا ganyan po kakulit yung mga bata kaya kailangan ng sabar sa mga bata. طيب ان شاء الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بوكس انا بقول يلا قول مع السلامه.